At saka yung ito sinasabi natin, 'di ba, para nakaka-guilty pag inuuna yung love. Ganun din 'di ba pag friends, 'di ba? Parang kung inuuna yung friends, nakaka-guilty ba or yung love? So, dapat may mga time bawat. Talaga, oo, pero, Sir Tofi, okay, ang ganda kasi na sinabi ni Ma'am Sherufa na hindi mo naman mamamahal ang... Hindi ka makakapagbigay ng kasiyahan. Correct. O kaligayahan sa, kahit sa mga sarili mong anak kung ikaw ay malungkot. Correct. Diba? So, think, dapat ka talagang maging buo at masaya. Definitely. Yes. I agree. Sabi nga nila... Charity begins at home. Malayo yun dun sa pinag-uusapan. And then your home is yourself. Your home is yourself. Okay, your home. Akala ko, yun ang ibig sabihin na, di ba, Doc? Your home is yourself. Gito kasi yan eh. Ang pinaka nagiging problem dito is the stigma of the society. Pag nanay ka, ang katwiran kasi dapat, lahat ang buhay mo sa anak mo. Wrong. Yan, ganyan, Doc. Kaya nga may mom shaming kanina, di ba na sinasabi ninyo. Here's what I want to tell. Kapag nanay ka, importanteng bahagi ang anak mo. But that's the clincher there. Bahagi. Ibig sabihin, hindi lahat. Isipin nyo to, kapag ang isang pamilya, ibinuhos lahat ng energy, effort sa anak, nasisira rin yung marriage. And it's really psychologically problematic. Meron tayong tinatawag na triarchal, pathological relationship kung saan yung mga magulang, ang atensyon nandun sa anak, napapabayaan nila yung sarili nila. E ang mahirap, yung mga anak natin, aalis, magkakaroon ng sariling pamilya, katapos-tapusan, yung asawang naiwan sa'yo, hindi mo nakilala. Kasi, nawalan ka ng oras sa kanya eh. Di ba? Tapos ito pa yan. Siyempre, ikaw bilang tao, meron ka rin mga sariling pangarap. Mga pangarap na maaaring na-sidetrack ng konti dahil pinili mo magpamilya. Ang punto dito, huwag nating tignan na ang pag-aanak, pagpapamilya ay hadlang. Hindi. Ito ay karagdagang blessing sa ating buhay. If you take of it na parang napakalaking responsibilidad na yun na lang lahat ang o-occupy ng oras mo, talagang walang mangyayari sa buhay mo. Di ba? Tapos nandyan yung tipong pag naging plain housewife ka, nagkakaroon ka ng self-pity, nalolosyan ka, pakiramdam mo, kahit hindi naman. So totoo lang, konting ayos lang, babalik din naman yung kagandahan mo kung paano ka doon. Di ba? So yun yung mga factors na kailangan natin tingnan. Again, let's destroy the stigma that a mom should only have his or her children rather as her life. It's not. Parte ng buhay ng nanay ang anak niya. Pero hindi lang yun ang buhay niya. Perfect. Very well said. I love it. Galing. Tsaka baka ayaw din naman ng mga anak masyadong kapit na kapit, no? Actually, yun nga mangyayari. Pag nasanay sila na ikaw, kapit sila lagi sa'yo. So, wag din gano'n. Exactly. Kasi maganda. Pagdating ng teenage years, instead na natututo sila maging independent, nakadepende sa'yo. So, ito na ang last situation. Sa usaping career, marami pa sana akong gustong gawin, pero pagpapaliban ko na lang para hindi makabawas sa oras ko kasama ang anak ko. Ako yan or di ako yan? Fairness siya. Yes, Jack. Ako lang? Yeah, because pinili ko na yung mapangasawa ko is expat. So, talagang pinagsantabi ko yung career ko, yung mga ambition ko, yung mga hinahangad ko. Siyempre, business, ang dami pa talaga. Alam ng asawa ko yan. Siyempre, dun pumapasok din yung minsan nagigilty ka dahil ayoko rin naman mag-hire ng nanny, lalo na sa ibang bansa, hindi pareho yung pag-aruga kesa sa Pilipino. So, ano talaga, pinagsantabi ko lahat ng pangarap ko para lang mapalaki ko na maayos yung mga anak ko. Okay. Sir Tommy, tumitigil ba dapat mangarap ang isang nanay? Definitely not. Kapag naging nanay na sila? No, it's not. In all fairness, ang maganda nga dun na dadagdagan ng pangarap mo kasi dalawa na. Pangarap mo para sa sarili mo at pangarap mo para sa pamilya at anak mo. Ganun yun, hindi siya dapat maging block. Katulad nun, talagang isinantabi ni Miss Jackie muna yung kanyang karir, pero you can go into your hobbies. Diba? Na tipong kahit minimal time sa isang linggo, you go to something that you like to do. Diba? Pwede naman yun. Pero I think si Ma'am si Jackie, kahit naman talaga hindi mo na napursue yung career mo, naka-inspired ka rin sa ibang mga moms dahil doon sa experience mo. Sa pinagdaan na mga pinost mo doon sa social media, talagang maraming na-inspire, maraming nilabanan din yung mga pagsubok nila sa buhay, di ba? Right. I mean, yung nangyari yon, I had to pray about everything that I post because nga, parang hindi na naman ako nagtatrabaho, so hindi ko maintindihan para saan ko gagamitin yung social media. But ang nag-inspire sa akin to be on social media is so that
Andre and Kobe can see me and see my life, may access pa rin sila sa akin. So parang naging blessing lang in disguise. Because totoo yan, you know, up until now, I get messages from moms na yes, similar na pinagdadaanan. So iba nagkaroon ka ng purpose. It's serving a very big purpose, yes. Aww, I love it!